Punta naman po tayo sa usaping bakuna. Dumating kahapon, October 20, ang 2,000 na AstraZeneca doses na donasyon ng pamahalaang Brunei sa Pilipinas. Kahapon din po ay nabakunahan ang 300 student-athletes sa Metro Manila sa ilalim ng PADJAP para sa flexible learning sa masamang vaccination program ng Commission on Higher Education. Nasa halos 54 million na po, or 53,838,248 ang total administered doses sa Pilipinas as of October 2021 ayon po sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Sa bilang na ito, nasa 32.25 na po, or 24,876,889 ang fully vaccinated sa buong bansa. Good news, nasa 93.34 na po ang nakatanggap ng first dose o katumbas ng 9,125,604 sa Metro Manila po ito, no? At sa Metro Manila, 81.4% na po ang fully vaccinated, katumbas ng 7,957,963. Sa COVID-19 updates po, patuloy ang pagbaba ng mga bagong kaso. Nasa 3,656 na lamang po. Ito ang ayon po sa October 20, 2021 datos ng DOH. Nasa 2,627,331 na po ang mga gumaling. Nasa 96.1% ang ating recovery rate. Samantala, nasa 40,977 na po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.5% po ang ating case fatality rate. Ito naman po ang kalagayan ng ating mga ospital, ha? Sa buong Pilipinas, 59% ang utilized ICU beds. Sa Metro Manila, 53%. Sa buong Pilipinas, 46% ang utilized isolation beds. Sa Metro Manila, ito po ay 39% lamang. Sa buong Pilipinas, 44% ang utilized ward beds. Sa Metro Manila, ito po ay 39% lamang. At sa buong Pilipinas, 43% ang utilized mechanical ventilators. Sa Metro Manila, nasa 40% lamang.